Hi, hello! This is Rotten Joy. Ngayon, may bago na naman akong ituturo sa yung strategy na ginagawa ko rin sa business ko. Halimbawa, may network marketing business ka or online business, kailangan mo tong strategy na to, lalo na kung ginagamit mo yung social media marketing. So, kapag nagpo-post ka, diba, ng mga photos sa mga social media, like sa Facebook, kung may page ka, di ba nagpo-post ka doon ng maraming mga engaging pictures or photos. So, mas importante na magkaroon ka ng mga engaging photos kesa mag-post ka lang ng text. So, ngayon, yun ang ituturo ko sa iyo kung paano tayo mag-e-edit ng mga engaging pictures para yung mga tao na makakakita nun is magiging interesting. I-share nila yung pictures mo or magko-comment sila para makapag-establish tayo ng engagement dun sa page mo. Kasi napaka-importante na nag-e-engage yung mga tao dun sa mga post mo. Lalo na kung may pinopromote kang mga products. So, napaka-importante yun. So, tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-e-edit ng pictures. Punta tayo dito sa canva.com. Napakadaling mag-edit ng photos dito kung hindi ka marunong mag-photoshop. So, punta tayo sa more. Then dito, marami kang pictures na pwede mong i-edit. Halimbawa, mag-edit ka ng Facebook post. So, ayan. Or, gagawa ka ng Facebook ads. Ayan. Nandiyan din yung mga size. Hindi mo na kailangan alamin pa kung anong size ng Facebook post, Twitter post. So, ayan. Nandito na. Pati Facebook cover. O, ayan. So, eto. Nandito na tayo. So, kung gusto mong gumawa ng Facebook post, andito lang siya. So, ngayon ituturo ko muna sa inyo kung paano gumawa ng tinatawag na storyboard pictures. So, ayan. Marami na tayong nakikita mga storyboard pictures. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun. Pupunta lang tayo dito sa layout, tapos maghanap tayo ng magandang layout na bagay sa storyboard. Ayan. So, marami kasing templates dito eh. Kaya, kailangan maghanap ka ng best templates para dun sa gusto mong i-edit. So, ayan. Naglo-load lang siya. So, napakaraming templates. Ayan. Ito na yung mga templates. Maganap tayo. So, ilan bang box ang gagawin ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan magkaroon tayo ng 6 na call. Siguro pwede na to. Or hanap pa tayo ng iba. Siguro okay na to. So, mag-insert na tayo ng mga pictures. Uploads. Then, mag-upload tayo ng mga picture. Ayan. So, antayin lang natin mag-upload. So, ito, halimbawa ito. Tapos, ilalagay natin dito. Ayan. Hanap pa tayo ng picture.
tapos dito natin ilagay yung isa. Yan. Pwede mong i-crop yung picture kung may gusto kang i-crop. Ayan. So, upload pa tayo uli. So, yan. Nag-upload na ng bagong picture. Then, ilalagay lang din natin siya dito. Yan. Upload pa tayo ulit. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya dito. Crop natin. Dito na lang siya sa content. Upload pa tayo uli. Content. Then. Yan, bagong feature. Dalawa na lang. Yan. Hanap pa tayo ng ibang picture. Content. Balik tayo. Then, lagay na natin siya dito. So, walang magandang picture dito eh. Crop natin siya. So, hindi siya fit dito eh. Hanap pa tayo ng magandang picture. Dapat yung fit siya doon. Ito na lang. Upload tayo uli ng bagong picture. Yan, tapos lagay natin dito. Ayan, okay na. Nakapag-edit na tayo. Ito yung example ng visual board. So, then lalagyan natin siya ng captions. Paano ba yung, storyboard pala. So, lagyan natin siya ng text. So, dito pa lang makakapagbigay na tayo ng value dahil ma-educate natin yung mga viewers mo or yung mga fans mo dun sa page. Kung paano nag-work yung, halimbawa, internet marketing. So, lagay natin how internet marketing works. Then, palitan lang natin yung size. Yan. Then, color. For example, ayan. Lagyan na lang natin dito ng konting design. Copy natin to.
Ayan. Silit na lang natin. Ayan, ganyan siya. Then, lagyan natin ng captions or numbers na lang para madali. Lagyan natin ng konting design. Hi. Yan, kunyari ito. 1. Lagyan na lang, gawin na lang natin red para kitang-kita siya. Yan. 1. Copy natin. Gawin natin 2. 2. Then copy natin uli. 1, 2, 3. Copy. Four. Five. Lagay natin dito. Then copy uli. Six. Yan, six na process lang siya. So, ganito na yung storyboard. Halimbawa, ganito yung nag-work yung internet marketing. Pinopromote mo yung product mo through Facebook ads. Ayan. Pag na-click na ng customers or prospects mo, yung ads mo, then magpupunta sila sa website mo and mag-fill up sila dito sa squeeze page mo. Ayan. Pag nag-fill up sila dito sa squeeze page, automatic mapapadala na sila ng email, then mapapadalan mo na sila ng follow-up message mo. Then kapag napadalhan mo na sila, binabasa nila yung mga follow-up message mo, ayan na, mapapadalan mo na sila ng content. So, dun sa content na yon, sa everyday na nag-i-email ka sa kanila, makakapagpadala ka na sa kanila, makakapagbigay ka ng value sa kanila. Then, kapag nababasa nila yung mga email mo, pwede mo silang mapabalik dun sa website mo or sa offer mo. Through email, dun mo i-offer yung mga products mo. So, kapag nakapag-provide ka na ng value, di ba, nabigay mo na itong free ebook, dahil naging interesado sila sa free ebook mo, ayan, binasa nila. Then, kapag nakapagbigay ka ng value sa mga customers mo, eto na yung time para bentahan mo sila. It's time to sell na. Then, kapag naging interesado sila dun sa offer mo, ayan na, magkakaroon ka na ng sales. Ayan, ganyan lang siya. So, ganito lang kadaling mag-edit. At ganito lang kadali na nag-work yung internet marketing. Pero hindi naman bibili ka agad-agad yung prospects mo sa'yo. So, sa power ng email marketing, eto dahil nga nakuha mo yung information nila, yung name tsaka yung email nila, pwede mo sila mapadalahan ng mga follow-up message everyday. Then doon, kapag ready na silang bumili sa'yo, bibili na sila at magkakaroon ka na ng sales. So, ganun nag-work yung internet marketing. So, try na natin i-download tong ginawa nating image. Yan, antayin lang natin. Then mamaya may papakita pa ako sa inyong ibang mga examples ng ginawa kong pictures. Habang nag-download, tignan muna natin to. Ito yung isa ko pang ginawang
mga picture. Ang tawag naman dito is visual bullets. So, may mga story rin siya. Parang storyboard din siya. So, ito. May process din siya. So, one, may numbers. Dito parang na-educate mo na yung mga viewers mo. Then, may call to action din. Mapupunta sila sa website ko kapag pinost ko tong picture na to. Okay, there was a problem. So, ito na. Papakita ko na yung mga pictures na ginawa ko. Ito ang tawag dito is visual captions. Kailangan engaging din yung mga quotes na ilalagay mo din. Kailangan maganda rin yung pictures. Dapat related siya. So, ito magandang i-share to. Kapag nagustuhan ng mga viewers mo, friends mo, i-share nila to sa'yo. Then, lagi akong may nakalagay na website ko. Papunta sa website ko. Then, ito eh. Uso to eh. Memes ang tawag dyan. So, isa rin to sa share ko dun sa page ko. Kaya, maraming nagla-like na mga pictures ko. Yan, memes. Then, laging may papunta sa website ko na nakalagay. So, ayan. Diba? Engaging siya. So, isa rin to. Visual bullets. So, dito naman, kailangan mag-engage sila dito sa picture na ginawa ko. Diba? May call to action. Comment below, ano ang maling strategy na gawa mo dito sa apat. So, ayan. Dahil dyan, magko-comment sila. So, ayan. So, ito pala, isa to sa ginawa ko. Kapag mag-edit ka rin ng pictures, kailangan naka-box siya ng red. Kasi very attractive yung red. Kapag nakita yan ng mga friends mo, talagang titignan nila yan dahil attractive yung red. So, kahit sa Facebook ads, pwede mo rin siyang gawin. Kasi super attractive ng red. Talagang nakakapag-agaw siya ng attention kapag nakabox siya ng red. So, ayan. Isa rin to sa mga quotes. Ayan. So, yun lang yung mga ginawa kong pictures. So, try nyo na rin mag-edit ng mga engaging photos para magamit nyo sa business nyo. So, I hope na nakatulong itong ginawa kong tutorial videos. I-apply nyo na siya kaagad para sa business nyo. So, again, this is Roan Joy, your friend in success. And also, don't forget to visit my website, www.roanjoy.com. Marami kayong matututunang mga post ko para sa business nyo and mga tips. Thank you!